For this interview, I invited one of the stalwarts of the fashion artist Philippines, FAP. A senior designer now, and I'm a Bedan, a co-Bedan, who is doing very well in the fashion industry. May I introduce to you Ivan De La Cruz. Hi, Derek. Good evening. And first of all, Merry Christmas. Ay, oo, mga pala. In advance. Oo nga pala, Pasko na. Nakita niyo naman yung ano namin dito. May Santa Claus na kami. Ay, parang matanong ko lang, no? Hindi naman siguro issue na ito ngayon. Bilang member ng LGBTQ+, paano mo na-handle bilang estudyante yung sa isang all-boys school, like San Beda, yung discrimination, may discrimination bang naganap? Tanggap ka ba ng mga kabatch mo, mga kaklase mo? Well, Derek, alam mo ba, I graduated from San Beda Elementary and High School. Uh-oh. And I was so lucky enough to study at that school. Wala akong naging problema with the boys. And actually nga, ginagawa nga nila ang babae. Nililigawan ako, everything yung nangyari. Kaya, masaya naman talaga, no regret sa pag-aaral. In fairness, sa school natin, di ba? We're both Bedans. So, alam namin yan kung paano kami na-trinato ng aming mga kaklase, ng aming mga ka-eskwela. So, we were equal tayo sa kanila. Oh, nandun doon yung love at saka respect ng mga students. Totoo yan, totoo yan. Tapos, Ivan, paano mo na-realize? Kailan mo na-realize na pwede ka palang fashion designer? Inclined ka na ba talaga sa fashion ng bata ka pa? No, kasi pag-graduate ko ng San Beda, I transferred from CEU and studied nursing. Okay. And then, pumunta pa rin ulit ako sa San Beda, umibisimisita. Tapos, nag-start ako na encourage ako mag-design nung namatay ang mother ko. Tapos, bakit? Ba't ka na-encourage? Parang, after graduating ng nursing, I worked as a medrep. And then after that, parang hindi ako bagay ng medrep kasi ayaw ko yung nag-disunod. Hindi para sa iyo? Oo, hindi para sa akin. I was a client ko being a medrep, okay?
And then, nagkukuha ko na isang mananahe, babae at lalaki. And then, doon nag-start. Pero nung high school pa, nagsisimula? No. Nung kasi ang mother, nung kami nung araw, meron kami, every month, merong mananahe na pumupunta sa bahay namin. Nag-home service siya. Na to nakatingin lang ako sa kanya. Para kay mami mo? Para sa mami ko, sa mga kapatid ko, babae. Oh, yeah. Siya yung nananahi yung si Rosita yun eh. Rosita Velasco. Natanandaan ko yun. Ali Rosita. Siya yung meron, every week i-schedule natin siya na pumunta sa bahay para manahe. And then to there, tinitignan ko lang siya kung paano. Then tinuturuan niya ako. So, okay. Siya yung nag- Puro pero, Ivan, bukod sa kanya, iba parang doon pa na, na ano, no, na engganyo. Meron ba ibang inspiration sa fashion industry? What do you mean inspiration? Yung kung sinundan mo na gusto mo maging, kaya na gusto mo maging fashion designer, meron ka bang tiningala o meron ka bang inspiration from the fashion industry? Wala, parang it was inclined to me, God-given. At doon kay Rosita yun? Oo, kay Rosita. Kasi siya yung pumupunta sa amin. Siguro in a month, siguro. Every week pumupunta siya eh. Kasi manahilig ang mami ko sa damit. Mga sister ko, nagpumupo sa bahay. Cut and sew siya. Okay. So, napapatinuturoan niya ako ganito. Yung may tinatawag na kusturera. Kusturera. Yun yun. Siya yun. Nagka-cut ko na ng sew. So, si mami nagpapagawa. So, ko. Oh. Tapos, titignan ko, tapos tinuturoan niya ako ganito. Kasi, actually, I was, hindi ako nag-aral ng formal school. Widow. Widow na. Pero tinuturoan niya ako ng ganito, ganito, ganyan, ganyan. Ivan, sa pinagal-tagal mo na sa industry, can you tell our audience, ano ba yung linya ni Ivan de la Cruz? Ang line ko kasi, simple, wearability, kung ang damit ko yung maipipilis ko yung client ko. Gusto ko yung self-satisfaction ko maganda na may pipilis yung client ko. So far naman wala naman ang problema. Ayan, pumunta tayo dyan. Paano mo hinahandle yung mga difficult clients? Siyempre may kasabihan tayo na the customer is always right. Mm-hmm. So you have to teach your client. Kung ano yung gusto nila, hindi ka naman kapag-argue. Bigay mo yung hitin sa yawan mo. Pwede mo pang dagdagan, enhance mo, dagdagan mo to please your client. Kasi sila yung nagbabayad. Pero paano naman kung kaibigan mo yung kliyente? Tapos maraming inihingi special na kung ano-ano request? Well, may mga ganun din. Oo. Siyempre, may mga kaibigan din ako na humihingi na ganyan. Wala namang problema sa akin. Hanggang kaya, sige lang ako, isa na lang, sige lang. Huwag lang ako kulite. Ayun lang. Sige lang. Yun, para sa yun, yung pinaka-difficult. Oo, yun ang difficult. At saka yung mga pabor-pabor na hindi ng mga kaibigan na kliyente. Okay lang. Kung may bibigay mo naman. Kung may bibigay ko lang, why not? Oo, naman. Tapos, Ivan, ano, yung sa tingin mo ba sa estado mo ngayon, sa tinagal-tagal mo sa industry, sa tingin mo ba, masasabi mo bang na-achieve mo na yung dapat mo ma-achieve sa fashion? So far, yeah. Wala akong masasabi. Contented? Yun, kailangan may contentment sa pagkakaya. Once na pinasok mo yung isang larangan ng pag-design o pag-gawa, may contentment. Tapos, ano, Ivan, aside sa pagiging fashion designer mo, mahilig kang tumulong, no, sa ibang tao in your own ways. And for the information of everyone, si Ivan po ay naging kagawad ng kanilang barangay sa Sampaloc, Manila. So kaya innate na sa kanya yung tumulong at maging matulungin sa kapwa. Talaga bang pinalaki kayong ganyan? Alam, basta ganun na lang pag may lumapit sa akin kasi to tell you frankly, I was third time na naging kagawad ako. Oh. Third timer ako. Ano yun? Ibig sabihin natapos mo yung third? Oo. I was voted third time. Tapos hindi ko na, ayoko na, mapagod na ako. Parang it's so hard. Ang hirap magtrabaho ng designer. No? Nahika, tapos meron kang kagawad ka pa. Parang mahirap.
hindi ako, parang hindi rin ako inclined. Tutulong na lang ako kung hindi makakaya ko. Kasi minsan, may namatayan, walang damit na isusuot. Bibigyan ko na lang kung sige, ay na. So, ay, Van, pareto tayong Bedans. Ano? Sa tingin mo ba, na-form ka ng tama ng ating eskwela? Yes, 100%. Like, ano yung pagkakaform na sa'yo? Ano yung sa tingin mo naging advantage mo bilang isang Bedista? Kasi sa, na-form ako ng wala, ano ba tawag ko? Paano ko masasabi pa? Kasi ang mga Bedan, kasi hindi mo alam kung mga klase mo kung sino mayaman eh. Kung sino yung mahirap, kung sino yung lahat mag-detect lang tayo. Pagugulat ka nalang, ay, class ko pala may ano yung Eskwela, ay, class ko pala yung presidente ng bangko niya. So we don't know. Not unless makikita mo, mababasa mo, hindi sila yung showy. Pantay-pantay. Alam naman natin yun. Pantay-pantay. Iba, wala naman pala yun. Kaya bangan sa ating mga dugo. Wala. Tapos, sa tingin mo ba, Ivan, ang fashion design ba ay isang talento o isang skill? It is both ways. Both, okay. It is a talent, it's a God-given talent. Kung wala kang talent, wala ka rin yung ano. Wala kang skill. Skill. Oo. Ganun lang yun. It goes two ways. So yun ang iyong pananaw talaga pagdating sa fashion design. It's both a skill and a talent. Tapos, Ivan, syempre marami rin bagay. I'm sure maraming nanonood din ng bagets ng designers, no? Is there anything na pwede mong masabi sa kanila? Yung talagang galing sa iyong puso, what can you tell to the young generation of fashion designers? Sa mga bagong upcoming designers, dapat they know their limit. Okay. They know where to stop. They know where... Alam naman nila kung maganda yung ginagawa nila at pangalit. Mm-hmm. Once nakita nila, kasi through your own self, malalaman ay maganda itong ginawa ko. Then you stop. Pag kulang pa, dagdag. Dagdag. Oh. Dagdag bawa. When to stop and when where to stop. Ivan, any last message to our viewers? Especially during this Christmas time. Ngayon, ang masasabi ko lang siguro is, at least nag-open na tayo ngayon, medyo... After the pandemic. Bumabalik na yung mga weddings, bumabalik na. Kaya... Events. Just pray na lang tayo palagi. Oh, alam niyo si Ivan, ano, patasali mo. Kasi minsan pag nakausap ko siya, tsaka yung minsan nag-group call kami, and he really doesn't forget to pray. You know? And that's one thing na siguro na-inculcated sa atin. Bilang mga Bedista, we were taught to work and pray. So, kaya ganun kami siguro. I'm not saying I'm religious, but I think na-imbibe niya yun. Ako, I cannot claim that I pray a lot, but it was the thing that was taught to us. Kaya hindi ako tataka na talagang sinasabi niya palagi na magdasal. Kasi yun talaga itinuro sa amin. So, Ivan, thank you for saying yes. Medyo mahirap, mahihain po siya sa camera. Pero at least napilit ko. Meron pa pong ibang mahihain sa camera na kailangan pilitin pa namin. Pero thank you to Ivan. It's my pleasure to be interviewed by Filipino. So everyone, thank you! Thank you! Bye!